mag-aalas 11 nung gabi nung January 1995 na mangibabaw ang tunog ng truck ng bombero sa labas ng isang apartment building sa Quirino Avenue sa Maynila. Merong nag-report ng sunog mula sa loob nito na itinawag din sa kalapit na police district. At ang nakasagot ng tawag ay ang veteranong policewoman na respetado ng kanyang mga katrabaho. Sinabihan niya ang kasama niyang pulis na i-check saglit ang insidente. Noong una'y akala nila na isa lamang itong simpleng fire accident na mabilis na naapula. Pero nung dinescribe ng nag-imbestiga kung ano yung sumiklab, agad kinutuban ang policewoman. Kaya nagsama siya ng dalawa pang pulis at nagdali-dali silang pumunta sa nasunugang apartment building. Isa lang ito sa tatlong kwentong isishare ko ngayon. Pero bago tayo magsimula, gusto ko po muna magpasalamat sa nag-react, nag-comment at nag-like dun sa latest crime video natin. Hindi ko po sukat akalain na sasabog po yun ng ganun. Kaya salamat po, lalong-lalo na sa mga bagong subscribers. At I hope na tuloy-tuloy po ang inyong suporta at sisikapin ko po na mag-improve at maging consistent. At shoutout kay Rodina Englert o Englert, dahil you ask na way mas madaming blessings ang dumating sa inyo ngayong darating na holidays at sa susunod na taon. So, simulan na natin. Sa isang tahimik na gabi sa Maynila noong September 11, 2001, nasa kasarapan na ng tulog si Aida nang magising siya sa tapik ng braso ng kanyang kasamahan sa apartment. Sabi sa kanya na nag-aalalang boses ng kasama na bumangon ka dyan, panoorin mo yung nasa balita. Napakamot si Aida sa ulo at tumayo sa kama at naglakad siya palabas sa kwarto at tumingin sa TV. Agad nagising ang kanyang diwa nang makita niya kung ano ang pinapalabas sa balita. Ang nasa isip lang ni Aida nang makita niya ang footage ng eroplanong nag-crash sa isang building sa New York. Hindi totoo to. Nananaginip lang siguro ako ng masama. Isang former policewoman at watch commander ng Manila Police Department, si Aida Fariscal. At years earlier, kung may dalawang words na magde-describe sa kanya bilang police, ito ay dedicated at sharp. Dedicated dahil hindi naman talaga plano ni Aida ang magpolis. Nag-enroll lamang siya noong 1977 dahil sa asawa niyang isa ring police na nasawi sa line of duty. Maaaring to honor him. Pero habang nagtatagal ay nare-realize niya na mahusay pala ako sa trabahong to. Kaya unti-unti siyang umangat sa rank ng Manila Police Department at noong 1983, pinarangalan siya dahil sa pag-aresto niya sa tatlong suspect sa Mindoro. Nagkaroon pa siya ng battle scar, if you will, mula sa tama ng bala sa kanyang braso habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Madedescribe din siya as sharp, hindi lang dahil sa kanyang instinct at talino, kundi sa talas ng kanyang bibig pag hindi mo inaayos ang trabaho mo. Kakapasok lang ng taon noong January 6, 1995. Maaaring lumilipad pa ang isip ng karamihan sa mga celebration noong nakaraang holidays. Pero it's just another day at the office para kay Aida. Naghahanda na rin kasi ang sandatahang lakas ng pulis sa nalalapit na araw ng pagbisita ni Pope John Paul II sa Pilipinas in just 4 days. Pasado alas 11 ng gabi na makatanggap ng tawag ang Western Police District mula sa Doña Josefa Apartments tungkol umano sa sunog mula sa isang kwarto nito. Isa itong apartment building na karamihan ng mga foreigner ang nagrerenta. At malapit din ito sa police station nila Aida. Kaya sinabihan niya yung kasama niyang night duty officer na nagngangalang Ariel Fernandez na i-check muna yung sitwasyon sa apartment building. Makalipas ang halos isang oras ay bumalik si Ariel sa station at nang makita siya ni Aida, tinanong siya nito na ba't ang tagal mo? Kanina pa kita hinihintay. Sumagot naman si Ariel na okay na yung sitwasyon dahil wala namang sumiklab na apoy. Napataas yung kilay ni Aida at nagtanong na bakit ang sabi sa telepono may apoy. At sinagot sa kanya na may dalawang foreigner na naglaro ng firecracker sa loob ng room 603. At nang i-describe ni Ariel kung anong klaseng firecracker ang sinindihan, dahil ang sabi niya kay Aida pinakita sa kanya ng foreigner kung ano yung sinindihan. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Aida. Samot-saring red flag ang sabay-sabay bumulabog sa kanyang utak. Kaya lumapit agad si Aida sa may telepono ng station, tinawagan ng security guard ng apartment at sinabihan ito, huwag mong papaalisin dyan yung dalawang tenant ng 603. Pagkababa ng telepono ay sinabihan niya si Ariel at isa pang pulis na nagngangalang Rialdo Tizon na sumama sa kanya papunta sa Doña Josefa Apartments. Tagaktak ang pawis ng tatlo nang makarating sila sa apartment building. At paglapit nila sa gwardya, sinabihan sila nito na hindi pa rin bumabalik yung dalawang foreigner na napag-alaman nila na parehas Pakistani.
Nakaalis na kasi yung dalawa bago pa masabihan ng gwardiya. Kaya sinabihan ni Ida si Kuya Guard na samahan sila sa taas para buksan ang pinto ng room 603 dahil masama talaga ang kutob niya dito. Pagpasok nila, na-confirm ang hinala ni Ida. Sa isang malaking cabinet na may mga divider, nakapatong ang apat na gas stove na nakakarton pa. May mga industrial size na bulak, mga nakabundle na electric wire, at iba't ibang uri ng chemical na nakalagay sa malaking bote. Kung hindi siya nagkakamali, ang natuklasan nila Ida ay isang gawaan ng bomba sa loob mismo ng room 603. Gusto niyang itawag agad to, kaya hinanap niya kung nasaan yung telepono sa loob ng kwarto. Habang hinahanap ay napatingin si Ida dun sa isang cabinet na may salamin dun sa kabilang side ng kwarto. So nilapitan niya ito. Sa cabinet may nakapatong na dalawang Biblia, dalawang rosaryo at isang bote ng pangkulay ng buhok. At sa salamin nito may nakaipit na picture. At nung tinignan ni Ida kung sino yung nasa picture, si Pope John Paul II. Unti-unti nang lumilinaw kila Ida ang pakay at kung gano'ng kadelikado ang dalawang tenant nitong apartment. Kaya napatalon siya sa gulat nang biglang mag-ring ang telepono sa kwarto. Ang unang naisip niya ay baka yung foreigner yung tumawag at chinecheck kung may tao dito sa loob. At ang immediate reaction niya ay senyasan palabas ng room 603 si Rialdo at Ariel dahil baka nag-set ng trap yung dalawang foreigner at pasabugin itong kwarto. Nang makalabas ang tatlo at makahinga ng maluwag, sumakay sila ng elevator pababa, pumunta sa lobby at tinray maghintay doon kung babalik yung dalawang foreigner. At sure enough, sabay tumingin si Ida at Ariel doon sa gwardiya na tinuturo yung isang lalaki naglalakad papunta sa kanila na mukhang Middle Eastern. Nilapitan nila ito at kinausap ni Ariel. At nagkasagutan sila ni Ariel dahil diniretso siya nito na gumagawa ba kayo ng bomba doon sa loob ng kwarto. Kaya inawat sila ni Ida. At nang kumalma na, lumayo si Ida saglit at pumunta sa front desk para makigamit ng telepono at tawagan yung commanding officer niya at i-report yung na-discover nila. At para na rin mag-request ng search warrant. So habang nakikipag-usap si Ida sa phone, nagulat siya sa tunog ng putok ng baril. Natakot siya ng sobra dahil akala niya binaril na yung dalawang pulis na kasama niya. Pero nang lumingon siya para i-check, tinakbuhan pala sila ng suspect at warning shot ni Ariel yung narinig na putok. Hinabol ito ni na Ariel at Rialdo at swerte namang nadapa yung suspect dun sa mga nakakalat na kahoy sa lupa. Nang maabutan, dahil walang posas yung mga pulis, nakakita sila ng kawad na sampayan at pumutol dito ng kapiraso. At yun yung ginamit na pang-restrain sa suspect na nakilala nila na si Abdul Hakim Murad. At dahil wala ding backup, para madala nila si Murad sa station, pumara sila ng mga dumadaang jeep o taxi. At meron namang taxi na nagsakay sa kanila. Habang nasa kustudiya, sinubukan pang suhulan ni Murad si Ida at sinabihan siya na I'll give you $2,000. Kaya lumapit si Ida ng dahan-dahan sa mukha niya at sinabihan siya ng along the lines of, isaksak mo yan sa baga mo kuya. Naaresto si Abdul Hakim Murad pero nakatakas ang kasama nitong si Ramzi Youssef. Kung familiar kayo sa pangalan ni Youssef, siya ang suspect sa pambobomba sa Philippine Airlines Flight 434 noong 1994. Nang isearch na ng mga bomb squad at investigador ang room 603, nakita dito ang laptop ni Youssef at apat na disket. So para sa mga Gen Z, kung hindi kayo pamilyar sa disket, yan yung pinaka USB flash drive namin dati. Sa laptop ay may na-discover na file na tinatawag na Operation Bojinka, kung saan nakadetalye ang plano nilang mang-hijack at bombahin ang mga eroplanong manggagaling sa Asia na patungo sa Amerika. Napigilan ng mga otoridad ang plot na ito, including ang assassination kay Pope John Paul II, kung saan na-discovering may magdi-disguise sa kanila bilang pare at sasama sa entourage ng Santo Papa. Ang lahat ng ito'y nahuli dahil sa instinct at pagiging persistent ni Ida Fariscal. Masasabing siya ang nagligtas ng buhay ng Santo Papa at potentially sa libu-libong mga inosenteng buhay. At sa kanyang dedikasyon ay nakatanggap siya ng tumataginting na $700 at libreng trip to Taiwan para pansamantalang makapagtago for security reasons. Kaya nung gabi ng September 11, 2001, hindi makapaniwala si Ida habang nakatulala sa TV na despite sa na-uncover nilang plano at banta ng terorismo years ago, naganap pa rin ang 9/11. Ang Swiss Alps ay ang mountain range sa Switzerland na may isa sa mga pinakamagandang landscape sa buong mundo.
Milyong-milyong mga turista ang dumadayo dito taon-taon dahil sa mga ino-offer ditong activities, sightseeing, o cultural immersion. At noong 2013, dalawang 20 years old na magkaibigan mula Canberra, Australia, ang nakaipon ng sapat na pera para makapag-travel dito. Matagal nang pinlano ni Emma Carey ang bakasyong ito kasama ang kanyang best friend since primary school na si Gemma. At pinili niya specifically ang Swiss Alps para dito niya gawin ang isa sa mga nasa bucket list niya na skydiving. Ito'y dahil sa tanawin na makikita sa ere na bihira ma-experience ng kahit sino. Paglipad ng helicopter, ihalata sa mukha ng magkaibigan ng kaba. Ang nasa isip ni Emma, professional naman itong mga instructor kaya hindi basta-basta nagkakamali. Pero para mapanatag ang loob niya, humarap siya sa kanyang tandem instructor na kakabit sa likod niya kapag tumalon sila at tinanong niya ito kung ilang beses na siya nag-skydive. Ang sinagot kay Emma ay nag-assure sa kanya na, okay, expert nga to si kuya at wala akong dapat ikatakot. Pag-reach nila ng 14,000 feet, ay binuksan na ang pintuan ng helicopter at sinenyasan sila Emma na maghanda na. Tinignan ni Emma yung best friend niya at sinabihan itong I love you at saka tumingin sa baba. Sa malawak na field ng Swiss Alps kung saan sila babagsak. Sa view na ito ay parang nawala lahat ng problema, issues o concerns ni Emma sa kanyang buhay. Ang pinaka nang ibabaw lang ay yung tatalon siya mula sa helicopter hanggang makalanding sa lupa. At saka tumalon si Emma at ang kanyang tandem instructor. Nang maramdaman ni Emma yung tapik sa braso niya, ito yung signal ng instructor na hihilahin niya na yung parachute. Paghila ni instructor, may narinig si Emma na sound na pumitik. At nakaramdam siya ng kirot sa ulo na parang matatanggal yung anit niya dahil biglang may bumulusok na hangin na hinila yung buhok niya pataas. Sa loob-loob niya, bakit ganun? Hindi kami winarningan na pwede ka pala masaktan kapag dineploy yung parachute. Na-realize niya na mayroong problema nung hindi niya naramdaman yung malakas na jolt o yung pag-alog pag bumuka yung parachute. Dahil at this point, hindi pa rin bumabagal yung pagbagsak nila. Tinry niyang tumingin dun sa instructor niya pero sa sobrang bilis nila at lakas ng hangin, hindi niya mapihit yung ulo niya. At one point, naisip niya na baka kumalas yung harness niya dun sa instructor nang hindi niya namamalayan. Pero nararamdaman pa rin naman niya ito sa likod. Tinry ni Emma na sumigaw sa instructor at tanungin kung may problema pero hindi niya alam kung narinig siya nito dahil sa lakas ng hangin. Merong automatic activation device na nakakonekta sa safety parachute at automatic itong ide-deploy sa nakaset na altitude if and only if hindi na ide-deploy yung main parachute. So kunwari nakaset sa 700 feet yung safety parachute. Pag na-reach nyo yung 700 feet na wala pang nakadeploy na main parachute, automatic mag-a-activate yung reserba. Ang problema, late na na-deploy ng instructor ni Emma yung main parachute nila. At nang hinila na, sakto naman nag-activate din yung safety chute. Nagkabuhol-buhol yung linya ng dalawang parachute at may isang linya na nag-cross sa may bandang leeg ng instructor dahilan para mawalan ito ng malay. So freak accident ang nangyari. Sa kalagitnaan ng pagsigaw ni Emma sa kanyang instructor, tumambad sa may bandang uluhan niya ang kulay pulang fabric na naipit sa nakabuhol na suspension line. At naisip niya na parang dapat nasa taas namin yan at nakabuka. Habang nakatingin si Emma sa lupa na mabilis sumasalubong sa kanila, na-realize niya na may ilang segundo na lang siya para mabuhay. Nakaramdam siya ng takot na hindi pa niya naramdaman ever. Hindi pa ako ready, masyado pa akong bata, marami pa akong gustong gawin. At sa mga huling segundo, bago siya bumagsak sa lupa face down, ay napapikit na lang si Emma. Pero maya-maya, dumilat siya at napaisip, buhay pa ako. Otherwise, hindi ko mararamdaman tong sobrang sakit na gumagapang sa buong katawan ko. Nagtaka si Emma na hindi man lang siya nawala ng malay at natatandaan niya ang bawat segundo hanggang bumagsak sila sa lupa. Na kung ide-describe niya kung ano ang pakiramdam, ay parang sinalubong niya head-on ang isang matulin na truck. Hindi makagalaw si Emma dahil nakadagan sa kanya yung instructor na nasa likuran niya. Nawala pa ring malay pero milagro ding nakaligtas. Ang unang napansin niya ay ang lasa ng dugo na parang sumabog sa kanyang bibig. At nang tinry niyang tumagilid para alisin yung instructor na nakadagan sa likuran niya, napasigaw siya dahil na-realize niyang despite sa sobrang sakit ng katawan niya ay nangingibabaw ang pamamanhid ng kanyang binti at paa na hindi na niya maigalaw. Dali-daling tumakbo sa kanila ang ibang mga skydiving instructors kasama si Gemma na napaiyak nang makita ang duguan niyang kaibigan.
Kasama ang kanyang diving instructor, sinakay sila Emma sa rescue helicopter na nagdala sa kanila sa ospital. Dito nakita nagkabali-bali ang kanyang pelvis at nasira ang kanyang spinal cord. Pinrangka na kaagad siya ng doktor na you'll never walk again. Pero sa isa na namang milagro, habang lumilipas ang mga buwan, ay unti-unting bumabalik ang movement sa mga binti at paa ni Emma. Dito siya nabuhayan muli ng loob at tinaga ang mahaba at madugong rehabilitation process. At sa pagpuprosige ay natutunan muli niya kung paano maglakad. At sa kanyang determinasyon ang mabuhay muli ng normal na nagbibigay pa rin ng inspiration sa mga tao. Nakapagsulat si Emma ng libro na nagdetalya ng kanyang aksidente hanggang sa kanyang recovery. Sa isang maliit na bayan sa Samara, Russia noong 2019, dalawang magkumpare ang nagkayay ang magkita sa isang local bar malapit sa kanilang tinitirahan. Bihira na lang kasi magkita ang magkaibigan. Ang isa kasi sa kanila na nagngangalang Vyacheslav Matrosov ay pamilyado na. Si Matrosov ay 35 years old at may dalawang anak na babae. Close siya sa kanyang mga anak lalo na sa kanyang 9 years old na itago natin sa pangalang Alena. Matapos pumasok sa bar, tinanggal niya ang kanyang sombrero at tinanaw mula dun sa may entrance kung nasa loob na ba yung 32 years old niyang best friend na si Oleg Sviridov. Nang magkatinginan sila, lumapit si Matrosov at umupo. Saka umorder sila ng inumin. Marami ang napagkwentuhan ng dalawa habang kaswal na umiinom. Maya-maya ay naglabas ng phone si Oleg at nagpicture sila ni Matrosov. Nang magkaroon ng pagkakataon, nag-excuse si Oleg na magsi-CR saglit. Pero pagkaalis niya, hindi niya na ibulsa yung cellphone niya na nakapatong doon sa may table. Si Matrosov naman, habang nakaupo, kinuha niya yung cellphone niya para mag-chat sa misis at mag-update. Napatingin siya sa may bandang gilid ng table kung saan nakapatong yung cellphone na nag-CR niyang kaibigan. So dahil nakabukas pa yung screen, kinuha niya ito para i-check yung picture nila. So nagbabrowse siya ng ganyan. Mga ilang minuto ang nakalipas pagbalik ni Oleg galing CR. Sinabihan siya ni Matrosov na pare, ubusin na lang natin to at alis tayo saglit. Samahan mo lang ako dahil may pinapakuha yung asawa ko malapit dito. So pumayag naman si Oleg at hindi na nag-isip tungkol dito. At paglabas nila ng bar, naglakad yung dalawa papunta sa sasakyan ni Matrosov. So habang nagtatravel sila around town at papunta sila sa may kakahuyan na nasa may bukana lang ng bayan, nagtanong na si Oleg kung saan ba sila papunta. Hindi kaagad sumagot si Matrosov, pero maya-maya nagsalita siya, malapit na tayo pare. So lumiko yung sasakyan paalis ng kalsada papunta malapit sa kagubatan. Liblib na lugar ito at pag dinerecho mo ng lakad, mapupunta ka dun sa gubat. Nagtataka si Oleg kung ano yung kukunin nilang bagay sa ganitong klaseng lugar. Pagbaba nila ng sasakyan, medyo malambot at maputik yung lupa. Naglakad sila ng ilang metro papunta sa may mapunong parte. So habang naglalakad sila, nagtataka na si Oleg. At nang magtatanong na sana siya sa kanyang kaibigan, humarap ito sa kanya at biglang inundayan siya ng saksak. Napaupo sa gulat si Oleg dahilan para dambahan siya ni Matrosov na hawak pa rin ang kutsilyo. Nagpambuno ang dalawa sa putikan at sa puntong ito ay marami ng tama ng saksak si Oleg pero hindi fatal. Sinilid muna ni Matrosov ang kanyang kutsilyo pero binugbog niya ng sobra si Oleg sa puntong halos hindi na ito makagalaw. Nang umiiyak na at nagmamakaawa ang bugbog saradong kaibigan, nagtanong siya na pare, bakit? At saka pinaliwanag ni Matrosov ang kanyang motibo. Pagkatapos nito ay binunot ulit ni Matrosov ang kanyang kutsilyo at sinabihan ng kanyang kaibigan na maghukay ka dyan, ngayon na. Sa takot ay nagawang maghukay ni Oleg gamit ang mga kamay at braso, kahit mabagal dahil sa mga injury na natamo niya. At nang sa tingin ni Matrosov ay okay na yung hukay, lumapit siya ng dahan-dahan sa nakahandusay na kaibigan niya at may sinabi siya na nagpaiyak kay Oleg sa takot. Earlier, nung nasa bar ang dalawang magkaibigan, nang magpaalam na magsi-CR si Oleg at nag-browse si Matrosov sa naiwang cellphone nito, meron siyang nakitang isang video na umagaw sa kanyang atensyon. Ang nasa video ay si Oleg, kasama ang anak ni Matrosov na si Alena. Nagdilim ang paningin niya nang makita niya ang ginagawa ni Oleg sa bata at maririnig pa ito na nagsalita na tama na. Makalipas ang ilang mga araw, nang matagpuan ang katawan ni Oleg, naaresto si Matrosov dahil sa mga testigo kinausap ng mga pulis. Noong gabing pinaghukay si Oleg, sinabihan ito ni Matrosov na pumunta siya sa mga kakilala nila at sa mga pulis at sabihin ang ginawa nito sa anak niyang babae. At kung hindi ay si Matrosov na mismo ang mag-e-execute sa kanya.
nahatulan si Vyacheslav Matrosov ng 18 months na pagkakakulong sa penal colony ng Russia. So iisipin nyo, 18 months, saglit lang. Pero ibang klase kasi ang penal colony na yan. Yung 18 months dito, madalas exposed ka sa harsh living conditions, pagtatrabahuhin ka araw-araw sa mabibigat na gawain, may strictong oras ng paggising, limitado ang choices ng pagkain na ibibigay sa'yo at brutal ang security. Pero lingid sa kaalaman ni Matrosov, nalaman ng mga kababayan niya yung ginawa sa kanyang anak. At nag-sign ang mga ito ng petition na i-acquit o ipawalang sala si Matrosov dahil ginagampanan lang umano niya ang kanyang tungkulin bilang ama. At in turn, ginawang mas safe ang mga kabataan sa kanilang bayan dahil nabawasan ng isang kriminal. Nagkaroon ng 2,500 na pirma ang petition at nag-ambagan ang mga tao para makahire ng magaling na abogado para kay Matrosov. Dahilan para makalaya siya pagkatapos lamang ng 6 na buwan na pagkakakulong. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa dulo at naway maging masagana ang holidays ng bawat isa. So, kung ang budget nyo sa darating na Noche Buena ay 1,000 pesos, please pakishare sa comment section kung anong putahe o mga pagkain ang mapagkakasya nyo sa halagang ito. At kung maaari, isama nyo na rin kung magkano para makatotohanan. Pag merong enough comments, ipipin namin sa video na to yung pinakasulit at pinaka-creative na handa. So, ingat po kayo palagi at see you sa next video. We'll be right back.